dito last year pa, noong September 3, 2020. Okay. Meron pong YouTube title, Sheena Roses ipinatulfo si Team Sawyer, Idol, nagpayo ng 50-50 sila sa kita. At ang part 2, mga kapatid, Sheena Roses nagsorry sa isang vlogger. Team Sawyer at Sheena na pag-ayos din ni Idol. May follow up po tayo dito at makakausap nyo nga po, Idol, nasa linya si Sheena Roses and si Attorney Garrett Tungol po. Okay, hindi ata silang kaayos. Hindi po. At humantong sa demandahan. Yes po. Sige, kuha tayo ng update. Miss Sheena Roses, magandang hapon po. Long time no here. Nag-file po kayo ng demanda laban po kay Team Sawyer kasi nung last time nag-usap, kayo po ay napag-ayos namin ni Mr. Team Sawyer. Pero after a while, wala rin po. Nagkagulo ulit kayo hanggang sa nagka-demandahan. Tama ho ba? Opo. Nung una po, hindi po kami nagka-ayos. Pero by November 10 po na nagkabalikan that time. Okay. Nagkabalikan po kayo nung November, ma'am? Opo. Okay. So ano nangyari, ma'am, nung magkabalikan kayo? Ayun po, may malaki na pagbabago niya. Umabot na po sa point na iniwan-iwan lang niya ang anak ko sa bahay. At pag umalis po sa bigla po nagpapaalag, nagpapaalag sa akin. Naging matitin po. So nung nagkabalikan kayo nung November, hindi pa rin po siya nagbago. Bagkos lumala pa yung kanyang ugali, iniiwan-iwan lang po kayo? Opo, opo. At hanggang sa... Ano po naging ending nung nagbalikan kayo noong November? Yun nga po, parang madalas na po rin niya ako na pagsasalitaan ng hindi maganda. Minsan napapahiya niya na po ako sa mga barkada niya, sa mga kasama ko, kahit po sa mga kasama ko rin po sa bahay. Ba't niya ginagawa yun, ma'am? Naiinis po siya sa akin. At bakit po? Lalo na po pagka kunyari umalis siya, sasabihin niya magbabangko siya. Sasabihin ko, baka pwede akong sumama. Kasi dati naman po, usually, kapag ka... Bangko. Ako naman po ang lagi talaga pumupunta sa bangko. Okay. Napagda-drive naman po niya ako noon. Pero ngayon po, lagi niya sinasabi na hindi pwede sumama. Minsan, binababa na lang niya ako sa gate. Pagka sumama daw ako, parang katapusan na lang ano namin. Bakit naging ganun po yung takbo ng buhay ninyong dalawa? Akala ko po, nagkaayos na nung huli tayo mag-usap. Masaya na po kami, masaya na po yung mga netizens. Yung pala, parang lalong lumala yung sitwasyon. Lumala po. Okay. Dahil din po sa meron na siyang may hawak na rin po siya na ano niya, na pera sa sarili niya. Meron na rin siyang pinapagawang bahay ng timeline na hindi ko alam. Yun po yung mga dahilan kung bakit din siya umaalis ng basta-basta. Kasi meron pala siyang pinatagong pinapagawang bahay that time. Di ba yung huling usapan, ma'am, mag 50-50 kayo doon sa kinita ninyo? Opo, hindi naman po yun natuloy, Idol. Bakit, ma'am? Bakit hindi natuloy? Hindi ko na rin po na naipus at the same time. Dahil sa kagustuhan ko po na mabuo na lang yung pamilya namin. At nung nahahawa po ako sa anak ko, gusto ko lumaki yung anak ko na may kasamang tatay. Parang inanong ko na lang po yung sarili ko na kahit na hindi naman po mag-happy na lang. Kahit basta ang akin lang po, ituring lang po ako na akong ina ng kanyang anak at kasama niya sa bahay. Pero yun ang nangyari po na yun, naging iba po yung treatment niya sa akin. Nananakit ba siya noon, mga panahon na yun? Opo. Yan na po yung dahilan kung bakit kayo po yung nag-file na ng kaso sa korte laban sa kanya. Opo, kasi noong una po, akala ko okay lang. Parang, sige, okay lang po na patawarin po kahit masaktan po ako. Meron po ako mga kaibigan lang na nag... udyok sa akin na dahil nakikitaan na nila ako ng pasa or umiiyak ako palagi, sinabihan na po ako na pumunta ka na sa police station, ganito magpa-blatter ka na. Doon lang po ako talaga na karoon ng idea na magpa-blatter at magpa-medical. Kung tutuusin po, ayaw ko po talaga kasi sabi ko kahit matapos lang po yung binyag ng anak ko. Okay. Paano niya ho kayo sinasaktan, ma'am, at bakit niya po ginagawa yon? Siguro po, pagka nagkakainitan po kami dalawa, lalo na po pagka nasa harapan po ng mga kaibigan niya. Minsan dumating kasi sa point na nagalit na rin po ako sa kanya dahil nga iniwal lang niya yung anak ko dun sa kabilang bahay. Tapos siya, natutulog siya dun sa kabilang bahay. Yun, nakapagsalita rin po ako sa kanya ng mga salita na hindi siguro niya nagustuhan.
every time na maiinis po siya sa akin, yun. So, pinagbubuhatan niya po kayo ng kamay? Opo. Okay. Sandali po, ma'am, ha. Kausapin natin si Attorney Gary Tungol, yung may hawak sa kaso. Attorney Garrett? Yes, sir. Okay. Ano na nangyari dun sa kaso? Meron pala kaso ipinail kayo laban dito kay Tim Sawyer. Ano nangyari sa kaso, Attorney Garrett? Okay, sir. I want to start from the top. Noong January 6 po, pumunta po kami sa prosecutor ng Imus Cavite. Ang na-allege po namin noon is 3 incidents ng physical assault na ginawa ni Tim Sawyer laban po kay Gina Roses. Okay. The events na to during December, 3 nights na magkakasunod po yun, tuloy-tuloy na binugbog yung aking client. Tapos we managed to prove probable cause po before the prosecutor. Kaya itong 25 ng May, nag-issue po ng warrant of arrest yung branch 5 ng family court ng Cavite, sir. Ah, okay. Ito, may warrant of arrest na. May piyansa ba ito? Yes, sir. Upon my update dun sa family court branch 5, Cavite, nag-voluntary surrender na daw po after niyang we executed po kasi na warrant last night and nalaman niya na na yun nga, kailangan niya na magpakita ng korte. Kasi naman po, gumana naman yung pag-execute namin. He surrendered to the court naman na. Ah, so hindi niyo inabutan siya doon sa bahay? No na, Sir Rabi. Dahil siya na rin siguro ay nakatunog at umiwas sa okay, pero ngayon, nag-voluntary surrender sa korte at nagpiyansa? Yes. Kung siya ay nag-remain at nangako po ang ating napakagaling na members ng Special Action Unit ng NBI na hahanapin daw siya kahit saan at papaniguraduhin, uusad po yung kanyang kaso. Okay, sandila mo, Attorney Garrett. Ma'am Gina. Yes po. Okay, so nakapagpiansa na siya. So ano po yung sunod na balak niyo, Ma'am Gina? Okay, ang next step po natin dito, Sir Rafi, after na magpiansa ng isang accused, is yung arraignment na tinatawag natin. Dito po niya sasabihin kung guilty ba siya or not guilty before the court. I'm 100% sure sasabihin niya not guilty siya. Then we will proceed to trial na, Sir Rafi. Opo, sandali po, Attorney Garrett. So, Miss Gina, so itutuloy niyo na po yung kaso? Tuloy-tuloy na po ito? Wala nang makapigil? Opo, itutuloy ko pa rin po yung kaso. Good. Kasi, good po. Sorry po, Ma'am Gina. Kasi po? Kasi po, nasimula na rin po namin at kailangan ko din po yung, para sa akin yung justice dun sa ginawa niya. Okay. Sana, Ma'am Gina, opo, panindigan niyo po ito para mabigyan po itong leksyon. Itong si Tim Sawyer. Matindi po yung ginawa niya sa inyo. Sunod-sunod niya pala kayong sinaktan. Not once, but many times. Hindi lang po talaga alam yun ng mga tao dahil hindi rin po namin pinalabas talaga. Kikinimkim nyo lang po, tiniis nyo. Opo. Okay. Ngayon po ay nakapagsampa na ng piyansa si Tim Sawyer at siya po ay nanonood ngayon sa atin. Ano po yung gusto niyong mensaheng iparating sa kanya lalo pat kagabi nung pinuntahan namin siya, wala siya doon nagtatago. Ano po ang inyong mensahe sa kanya? Masasabi ko lang po sa kanya, magkita pa rin kami hanggang sa dulo. Kasi hindi rin ako papayag na lahat ng ginawa niya sa akin, paluloko, pagsisinungaling, pagtatraidor at pananakit, hanggang ngayon na hindi pa rin po siya tumitigil kahit sa social media, sa Bigo, sinisiraan niya ako. Hanggang ngayon? Opo. Sandali lang. Okay, Attorney Garrett. Yes, sir. Alright, hanggang ngayon daw hindi pa rin daw tumitigil tong tukmol na to at naninira pa rin daw kay Miss Gina. Baka pwedeng panibagong kasong isang palaban dito sa lalaking to. Well, I don't want to reveal too much of our hand at this point, Sir Rafi. No? Pero pangunang basbas pa lang itong nangyari sa kanyang service ng warrant. Dahil po continuous ang kanyang harassment, continuous po ang paghahanap namin ng hustisya para sa client namin. So don't worry, Sir Rafi. Nakaabang yung mga ano natin dyan, yung mga ganti natin dyan. Okay. Now, gaano ba katagal yung proseso hanggang sa magkaroon ng conviction? At kapag na-convicto, ilan taon ba ang in-expect na siya ay makulong? Okay, Sir Rafi, dito sa case na to, if we are successful sa trial, ma-present namin lahat ng mga witness na siguro it would take another 4 months for the trial to proceed. Mm. But he is facing around an average of 2 years per charge. We have to remember po, Sir Rafi, na tatlong kaso po to, tatlong counts of physical abuse ang na-proof namin na may probable cause. So, there's a possibility na haharap siya ng 6 hanggang 8 taon sa kuluan. Ah, 3 counts. So, kasi each count is 2 years. So, yes, since 3 counts ito, so 6 years. Yes, sir. Ganun nga po.
mahababa din. Very good. So ang susunod na mangyari dito ngayon at magkakaroon ng hearing, i-arrange siya, and then after arraignment, mag-face to face sila ni Miss Gina Roses sa korte. Ganun na nga po, Sir Rafi. Yun po, ang susunod natin is maghaharap na sila. Start na po tayo ng trial. Ayun, okay. So kailan ang susunod na hearing or kailan yung next na trial? Ang rules po kasi, Sir Rafi, from the voluntary surrender, no longer than 1 month. Yun po ang arraignment date natin. Sa ngayon po, wala pa pong sineset si Honorable Judge na date exactly, pero no more than 1 month yet. Ayun, okay. So, Miss Gina Roses. Yes po. 3 counts po pala yung ipinail na kaso na bawsi against him, and that's 6 years. Now, yung pong ginagawa niyang panghara sa inyo sa social media, meron ho ba kayong mga screenshot niyan para ebidensya po yun? Meron po yung mga kasama ko po sa bahay na nakakapanood din po sa kanya, at meron din po mga nagbabiral sa social media na mga pinasasabi po niya. Oh, Attorney Garrett? Yes, sir. Okay, without mentioning details na mapipreem po itong move, yes, o plano ninyo laban dito kay Tim Sawyer, yung harassment, mm-hmm, and then gamit-gamit ang social media, yes, di ba malaking kaso din niya kung tutuusin? Malaki rin, Sir Rafi, no? Kasi every publication niya, for example, gumawa siya ng vlog na sinisiraan niya lang ang isang tao. 1 count po yun ang cyber libel, Sir Rafi. Tapos, ayun, no? Hindi araw-araw rin po kasi siya nagpo-publish ng mga vlog na ganito. So, yun po, mahaba-haba po ang kanyang harapin. Ah, okay. Ma'am Gina, mga ilang beses niya ho kayo hinaras sa social media? Nagba-vlog siya at nangutya sa inyo? Mga ilang beses sa pagkakatanda niyo po, Miss Gina? Mga 6, 7, 8 po. Marami-rami din niya, Attorney Garrett. Nakakap po yung mga kaibigan, yes, po niya na ginawa pa nilang biro yung isang case ko po sa Las Piñas. I-reenactment pa po nila yun. Ni-reenactment? Opo. Yes. Ginawa nilang katawa-tawa yung video. Oh, Attorney Garrett, ano, pwede, yes, pwede ba isama yung mga tropa nitong si Tim Sawyer? Yes, sir. Andiyan na yun. Andiyan na yung mapangalan po nila. Actually, gusto ko lang i-relate tong kwento na to. During our first hearing, sumasayaw-sayaw pa tong mga to, Sir Rafi. Sumasayaw? The prosecutor. Yes. They look into the proceedings. Parang minamaliit nila yung procedure, Sir Rafi. They have that kind of attitude kasi. Wow! Yes, no, unfortunately. Kami as agents of the court, no, mga abogado, nagugulat kami sa mga ganong actions. Parang bakit napaka-kumpiyansa nyo naman, ito nga, ngayon na may wanat na tayo, bakit naghiwa-hiwalay na kayo? So, teka muna. Sa harap ng piskal, habang dinidinig yung kaso, sumasayaw-sayaw sila, parang binabastos nilang piskal. We were waiting dun, Sir Rafi, no, sa labas dahil kainitan to ng pandemic. So sa labas kami ng room ni fiscal. Ah, okay. Habang nag-hear po kami, yung background namin is yung mga kaibigan niya na nagahalakhakan. Papractice ng sayaw siguro nila para sa content nila mamaya. Parang ganun ba, sir? Walang respeto sa forum. Bastos naman. Dapat pati mga kaibigan isama. Dapat makulong din mga hinayupak na to. We'll see, sir, if we get yung identity and address nila, for sure. Hindi na lang sa client lang namin, but yung galang na lang sa korte ang habulin namin dito, Sir Rafi. Oo, sige. Miss Gina? Yes po, Idol. Pati yung mga tropa nito na nang insulto at nagsayaw-sayaw sa korte, nangutya, idadami din po yon. Opo, salamat po. Okay, sige po. So, Attorney Garrett, yes, sa next hearing, pakitimbrihan kami para magpapadala ulit, yes, tayo ng reporter. Gusto ko ikakamera yung pagmumukha nitong si Tim Sawyer at saka yung tropa niya. Tingnan natin kung makakuha pa nilang sumayaw-sayaw sa korte. Paano kung halimbawa, Attorney Garrett, sa harap ng judge, sasayaw-sayaw to, ano mangyari? Nako, Sir Rafi, yan yung tinatawag nating direct contempt, no? Knowing yung mga judge natin dyan sa Cavite is some of the more strict judges, no? Baka ikulong na yun after ng hearing kasi pastos yun talaga, Sir Rafi. Oh, ayan. Tim Sawyer, kung talaga matapang ka, sige nga, sumayaw ka nga sa harap ng judge. Dalhin mo yung tropa mo kung talaga matapang ka. Sige, salamat sa iyo, Attorney Garrett. Magandang hapon. No problem. Okay, Ma'am Gina. Yes po, Idol. Huwag niyo pong iurong to kahit na lumood sa inyo, kahit na halika-halikan yung lupa, huwag niyo pong patawarin tong tukmol na ito. Okay, ma'am? Opo, hindi po talaga. Dapat po makulong to. Masampulan po talaga to. Ha, Ma'am Gina? Sige. Opo. Sige. Thank you po, Ma'am Gina. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Gina. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Gusto kong malaman anong nangyari nung pagpunta lang sa bahay kahapon. Nandun ba siya silip-silip sa kurtina? Nag-over-debacod ba?
tumakbo ba nang walang tsinelas? Hindi, gusto ko lang malaman. Eh, matapang eh. Sayaw-sayaw siya eh. Ano bang ginawa nitong si Tim Sawyer? Tumakbo ba siya? O habang tumatakbo, hawak-hawak yung tsinelas? May mga ganun eh. O sa sobrang pagkataranta, naiwan yung tsinelas? Okay, kausapin naman natin itong reporter natin si Jen Castillo. Jen! Hello po, Idol. Good afternoon po. Okay, so nung pagpunta nyo sa bahay ni Tim Sawyer at kasama yung NBI para i-serve yung warrant, ano, nakatakas ba siya? Nagtago sa ilalim ng mesa? Ano bang sitwasyon? Anong nangyari? Pakikwento. Okay, bali po nung makarating po tayo dun, Idol, ang una pong napuntahan natin yung isa niyang bahay na talagang tinutuloyan daw niya. At ang nadaranan po natin una doon ay yung kaibigan niya na nga si Rob Moya po. At ang ikapakay niya si Maxina doon. Rob Moya, tingnan mo na. Familiar sa akin yung Rob Moya na yun. Ano? Yung ex-sir ni Tony Fowler. Ah, ex ni Tony Fowler. Okay. Ah, magtropa yes, sila. Oh, alright. At tapos? Yes po, Idol. At anong madaranan po natin doon, ang una pong claim ni Mr. Rob Moya ay bahay daw po niya yun. Aha. Later on po, napagkaalaman naman po natin with Ma'am Sheena at sa mga close friends ba ni Sir Tim na bahay talaga ni Sir Tim yun. Pero unfortunately po, Idol, wala po siya doon sa bahay. At ang claim po ni Sir Rob ay umalis daw ng umaga pa lang itong si Sir Tim at nagtungo daw pong Pampanga, Idol. Umalis na maaga pa lang. Okay. So, hindi na sabi yung warrant. Umuwi na lang kayo kasama ng NBI. Binanggit din po, pero wala rin po sa doon. Ang mga nadatnan lang po namin ay mga kaibigan din po niya, Idol. At wala po sa doon. Ah, dalawa pa lang bahay niya? Yes po, Idol. Oh, mayaman na to. Yun ay siguro yung mga pera na ni, ano yun, ni China Roses. Okay, so anyway, hindi niyo siya dinatnan? Yes po. Oh, edi, ho, gigil na gigil siguro ng NBI kasi NBI gusto mahuli siya dahil parang nasayang oras namin. Sabi siguro ng NBI, meron na sana kami mapuposasang mayabang na Tim Sawyer. Anyway, sige, Jen, from time to time, bigyan nyo kami ng update pag may bago, okay? Yes po, Sir Rafi. Okay, magandang hapon sa'yo. Mayabang daw pala ito, ha? Itong si Tim Sawyer. Sasayaw-sayaw sa piskalya. Nakakabastos po, sabi ng netizens. Kaya nga, kung matapang ka, Tim Sawyer, gawin mo kaya yan sa harap ng judge. Netizen power, Idol. May special kang netizen power ngayon, Idol. Netizen power. Ayan na, sir. Ayan na po. Si Mami. Ma'am Tony. Yes po, hello po. Hello, Ma'am Tony Fowler. Good afternoon. Nandito na naman po ang sa inyo. Oh, Ma'am Tony, anong reaction mo? Yung ex mo pala at saka ex ni China magtropa. Paano to? Ganun po talaga. Same feather flock together. Oh, birds of the same feather flock together. Opo. Oh, okay. Talaga. Nagkakasundo po sila sa ganun. Kaya magibigan po sila. Ano po yung payo niyo po kay Miss China para lumakas naman po yung loob niya para ituloy niya talaga yung demanda? Kasi sabi ko, wag umatras. Baka mamaya bula-bulahin lang ito ni Tim. Biglang umatras at maawa. Ano po mensahe niyo kay Ma'am China? Ang masasabi ko po niya kay Miss China, ganun talaga. Sa panahon na po pwede kang makamove on, okay ang lahat at magkilipuso mo. Pero huwag mo kakalimutan ng karapatan at pananakit na binigay sa'yo na damay ang anak. Na sa lahat ng na ginagawa ng tatay ng anak mo ay sasalamin sa magiging future ng anak mo. Kaya laban lang. Hindi na para sa puso mo, pero para sa anak. Well, anong, I don't know kung gagawin to ni Ma'am Tony. Anong mensahe niyo naman po, Ma'am Tony, doon sa dalawang birds of the same feather flocks together? Anong mensahe sa kanila? Birds of the same flock together. Sayaw-sayaw ka ngayon, tawa-tawa lang ngayon, himas tayo ng rehas soon. Ayun. Sayaw ngayon, himas rehas soon. O, pang social media talaga yun. At last na lang po, ano po ang inyong mensahe sa lahat ng mga kababaihan na dumaranas po ng ganitong klaseng pagsubok na tulad ni dinaranas ngayon ni Miss Gina? Kasi alam ko, strong personality po kayo, matigas kayo. Yung mga babae po, pagkong depression, pananakit, pag sa try doon ng sariling partner, kailangan nyo po tibayan yung doktor. Kung gusto nyo pong kasuhan, kasuhan nyo po yung taong nanakit sa inyo. Walang problema dahil karapatan mo yon bilang babae, makipagtag ka para sa pagdating mo at sa anak mo. Kasi ang mga lalaking yan, kailangan binibigyan niya ng matinding sample. Very well said. Salamat po, Miss Tony Fowler. Magandang hapon po, ma'am. Salamat po, Sir Rafi. Miss Gina? Yes po. Salamat po, Ma'am Gina. Narinig niyo po yung advice ni Miss Tony Fowler? Opo, opo. Okay, andyan naman po siya para supporta din po sa inyo. Salamat po kay Tony. Okay. Bye. Sir Rafi. Okay, go ahead. Pwede po ba ako magsalita kasi marami daw po yung basher na akala po nila scripted mo ito. Ah, okay, sige po, go ahead po.
sabihin sa mga nambabat po ngayon, hindi po biro yung pinagdaanan ko para gawin nating palabas ito. Kasi ang nilalaban ko lang naman po dito yung karapatan ko at karapatan ko po bilang ina ng anak ni Tim. Kaya po ako naka-make up ngayon dahil po nasa suit po ako ng isang endorsement po na bago. Kasi baka po yung iisip po nila, nakikisi ano po ako. Sa totoo lang po, may mga ano po kami na hindi ko po katrabahuin ang paghihiring po ng araw-araw magpupuyat kung scripted lang po ito. Actually ma'am, isa lang naman yung nag-message na baka scripted. Pero lahat po, nababasa ko naman po sa harap ko, lahat po ay naniniwala sa inyo. Lahat po sumusuporta sa inyo, Ma'am Chyna. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Opo, opo. At doon sa nagsabing scripted, tama nga naman si Ms. Chyna, bakit siya atin ng hearing maraming beses, paulit-ulit, and then para lamang makisakay dito kay Tim Sawyer para makipaglokohan lang. Hindi niya gagawin yun at saka hindi niya sisirain yung kanyang pangalan dahil kapag nalaman na scripted, gibang-giba na siya talaga. I don't think so. Ako, hindi ako naniniwala na nilalarulan ni Ms. Chyna Roses tayong lahat. She's sincere at may kita mo naman na talagang nasasaktan siya. Yung bang bubugbugin ka, yan ba scripted pa rin? Papayagan mo na mabugbug ka ilang beses at yan ay nakablatter at may medical certificate. Di ba, ma'am? Opo, hindi ko naman po kaya saktan yung sarili ko. Yung mga pako na magkaroon ng peklat, tututusin dapat nga, iniingatan ko yung balat ko, pero nagkaroon ng mga galon. O, kita mo yan? Ayan, maraming sugat, peklat. Hindi niya sisiraan yung katawan niya para lamang sumakay sa kung iniisip niyo script na ibubuo nitong si Tim Sawyer at saka siya. She's not gonna do that. May kita niyo naman. At saka yung piskal, hindi naman may pagsabuatan din ng korte sa script na yan. Malalaman agad ng piskal kung yan ay drama lang o hindi. Opo. Diba? The fact na yung piskal ay nag-issue ng warrant, meaning inakit na sa judge sa kanyang resolusyon because nakita ng piskal na may probable cause. Doon pa lang seryoso na ito. This is a serious case. Hindi to biro-biro na. Laban lang daw po, Ms. Chyna, nakasupport daw sila sa iyo. Marami po nagtitext. Nasa likod daw po nila kayo. Okay, ma'am? Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi, ma'am. Okay. Magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po, idol. Thank you. Doon sa mga nagsasabing scripted lang. Baka mga tropa ni Tim Sawyer. Hindi mo pwedeng paglaruan yung piskalya. Isasama mo sa script ninyo para lamang tumaas yung views o para sumikat ulit kayo. Hindi mo gagawin sa piskalya kasi yung piskal pinag-aaralan na mabuti yung mga ebidensya bago sila maglabas ng resolusyon para iakat sa judge para lumabas yung waran. Tapos pag nakarating pa sa judge na laro-laruran to, makukulong! Dagdag kaso. Kaya mag-isip-isip naman kayo. This is not scripted. This is serious business na, which is kasuhan na sa korte. Idol Rafi, marami rin pong netizen sa Facebook and YouTube na pumupuna sa makeup po ni Ms. Chyna. Meron po kasi siyang event. Bago pa man po namin siya tawagan, nasa event po siya. Kaya po siya naka-makeup ngayon. Tama. Doon sa likod. Marami pong nag-victim blaming ngayon kay Ms. Chyna dahil po sa kanyang itsura at nagdadrama daw po. Hindi. Meron po siyang shoot ngayon. Yes, opo. Makikita niyo naman po doon sa likod, medyo hindi na natin sinama kasi endorser siya doon. Launching po ng isang product na ini-endorse niya. So natural po, mag-aayos siya. Alam mo ba naman, mag-t-shirt lang siya at mag-shorts. Kailangan po nakabihis siya. Yun po ang request ng produkto na ini-endorse niya. Makikita niyo naman po yan eh. Abangan niyo na lang po yung produktong ini-endorse niya. Makikita niyo na, ito nga yung suot niyang damit nung in-interview siya sa Wanted sa radio at ito yung produkto. O, di, i-1+1 nyo na lang. Kapag hindi nyo pa ma-1+1, ibig sabihin napaka-bobo na. Okay? So, doon sa nagsasabing scripted lang at bakit naka-makeup, abangan nyo na lang po siguro yung paglumabas na po yung picture o yung ads sa social media o kung saan pa man habang kinakausap natin siya, break ng kanyang shoot. Okay? Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.